Everyone, good morning! So, ito yung in-order ko online. Dun sa mga curious kung paano din ba kami mag-order online, hindi na namin kailangan ng proof na kailangan natanggap namin, kailangan namin mag-sign. Usually, yung mga delivery men, nilalagay na lang nila yung mga parcel na in-order namin in front of the door. Tapos, bago nila i-deliver sa amin, nag-message na sila na ito yung araw na i-deliver namin, ito yung oras na i-deliver namin. So, ina-expect namin na kapag nag-message sila ng ganong araw, so it means na, darating na yung parcel ko, yung in-order ko. So, this is usually the sticker na nilalagay dun sa box yan. Ito yung name. So, this is the number of the parcel. Tapos, ito yung address yan. Yan. So, dumating siya nung 25. So, tama siya. Dumating siya nung 25. And you know what? This is sticker. Actually, ang in-order ko is this is the perfect serum. Ganyan. This is, ito yung treatment for my hair. Hindi na ako nag-shampoo. Lagi lang ako nag-treatment. Ganyan. Tapos, ito, tinry ko lang itong orderin. First time kong gagamit itong serum na to. And this is from Made in Wear. Hindi ko alam. Basta, order lang ako. Kasi pag sinabing serum, maganda talaga yan. Kahit sa, may serum sa face, may serum sa hair. Kaya, pag sinabing serum, parang convince ako na maganda siya talaga. So, ito yung in-order ko. I think this is only 500 pesos. Itong bottle of serum treatment na to, I think this is good for 3 months sa akin kasi may mga tira pa akong treatment dyan na gagamitin ko. So, bago ko ito gamitin, kailangan ubusin ko muna yung mga treatment for my hair. Yan. So, yan ngayon nakalagay sa box. Hindi siya nakabarot ng styro. Pero that's okay kasi good condition ko pa naman siya natanggap. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na itong sticker na to, once na tinapong ko to, na hindi ko inalis sa box, magmumulta ako ng maybe 5,000, 4,000 to 5,000 pesos. Ito yung law sa Korea na kailangan tanggalin tong sticker na to kasi parang is a privacy kasi may name ka, may address ka dyan, may information ka dyan. Kaya just in case na makita yan ng iba, pwede ka na lang, alam mo yan, yung parang maging safe, yung name mo, yung address mo. Yan yung law sa Korea na kailangan, pag meron kang ganito, pag may parcel ka na ganito, at may name ka, kailangan mong tanggalin siya, and then, kailangan din putul-putulin mo siya, gupit-gupitin mo siya, or itapon mo siya, ganun siya. Kaya, yan, buti na lang talaga, may mga reminders yung mga ibang Pinay na kapag nakakita doon ng ganitong sticker, kapag meron doon nakalagay sa box, kailangan talagang tanggalin, or else, we need to find 4,000 to 5,000 pesos. So, ito na nga. After this, kailangan ko pa rin itong gupitin at ilagay ko siya sa green bag na tinatap, na pinaglalagyan niya. Yun. So, lesson learned na pag meron kayong parcel na natanggap at may sticker, kailangan tanggalin yung sticker para hindi kayo magmulta ng 4 to 5,000 pesos. So, I think that is $100. Then, sayang din yan, di ba? Diyos ko. Dapat maging aware, lalo na pagdating sa mga info, ganyan. So, bye everyone. Yan lang yung sinabi ko sa inyo about these stickers na nakalabel dito sa aking parcel. Bye-bye!